Talo ang Slovenia ang number 11 sa FIBA rankings na merong Luka Doncic laban sa team ng Croatia na isang rank 30 sa FIBA rankings. Ibig sabihin nito, posible rin talaga ang upset para sa Gilas team. Latvia naman kontra sa team ng Gilas. Walang imposible ngayon dito sa Olympic qualifiers. Lahat ng mga teams bigay todo sa kanilang mga laro. Luka ang nanguna para sa team ng Slovenia. Halimaw ang kanyang stats, 26 points, 11 rebounds, 10 assists at 1 steal. Isang triple-double para sa player ng Dallas Mavericks. Sa Gilas naman ang magpapakitang Gilas. Ibibigay ang kanilang best game, susubukang kunin ang panalo laban sa team ng Latvia. Game din na naman para sa Gilas team at makakalaban nila mamayang hating gabi ang team ng Latvia. Naging palaban ang mensahe ni Justin Brownlee bago ang laro nila kontra sa team ng Latvia at Georgia. At kilala naman natin ang laro ni JB. Kahit NBA player pa ang kalaban o kamatchup niya, ay kayang-kaya niyang sabayan o tapatan ang laro ng mga NBA players. Nasabi nga ni JB na mananalo ang Gilas team at nasa tamang mindset ngayon ang Gilas. Positive ang pananaw ni JB at hindi rin ito nagbibiro. May kakayahan talaga ang Gilas na talunin ang mga mabibigat na teams dito sa Olympic qualifying tournament. Dikitan at nauwi sa crucial last minutes ng fourth quarter ang laro ng Gilas kontra sa team ng Poland at Turkey at winnable ang dalawang games na yon. Ibig sabihin, hindi sumuko ang Gilas, ipinakita nila sa mga fans na nagkaroon tayo ng pagkakataon o moment sa laro na posible tayong manalo. Yun ang mahalaga, lumaban ang Gilas hanggang sa dulo. Olympic qualifiers na, Gilas kontra sa team ng Latvia. Davis Bertans ang NBA player na makakalaban ni Nakai Soto at Jun Mar sa loob ng paint. Lamang si Bertans sa experience sa high level competition dahil sa isa siyang NBA player, Giannis Embiid. Nikola Jokic ang mga bigating NBA players na madalas makalaban niya sa NBA kaya meron siyang experience sa high level basketball competition na kanyang magagamit at magiging lamang kontra sa Gilas Bigs. Kay Soto, Junmar at Japet naman hindi magpapahuli pagkakasyahin ang mga naipong experience laban sa NBA imports at Japan B-League imports na nakapaglaro na rin sa NBA. Simple pa rin ang mananaig, ang pagtutulungan ng mga players, ang mangingibabaw at yung kupunan na merong magandang laro bilang isang team ang mananalo. Real talk at expectation ng karamihan, dihado ang Gilas. Kaya nga sabi natin, all in na ang Gilas, walang mawawala, ibigay na nila ang pinaka-best sa best nila at ang panalo at upset ay hindi nga rin imposible para sa Gilas team. Dalawang 6'10 na mga players ang gagamitin ng Latvia kontra sa Gilas team at may size sina kay Soto at Junmar na pigilan ang mga players na ito. Maliban nga dito kay Bertans na maglalaro sa forward position na may height na 6'10 ay nandyan pa ang sentro ng Latvia na si Kavars, isang 6'10 nga para sa team ng Latvia. Walang 7-footer ang Latvia. Kaya naman kay Soto may advantage sa loob ng paint dahil sa kanyang height. Ginulat nga lang ng Latvia ang team ng Georgia at tinambakan nila ang team ng Georgia ng 28 points. Kung ito ang basehan natin, ay talagang dihado ang Gilas sa prediction ng laro, pero nakikita natin na mas magandang laro ang maipapakita ng Gilas kumpara sa naging laro ng Georgia laban sa team ng Latvia. Malaking bagay kapag nagawang manalo ng Gilas sa larong ito, ibig sabihin pasok na sila sa second round dahil ang pinaka malakas nga ay ang team ng Latvia sa kanilang grupo. Kung sakali naman na hindi nga magwagi ang Gilas laban sa team ng Latvia ay makakapasok pa rin sila sa second round kapag napatumba nila ang team ng Georgia. Nakita natin na maging ang Cameron nga ay pinataob ang team ng Georgia sa kanilang tune-up game at nasa rank 68 ang Cameron sa FIBA rankings. Saka na nga iisipin ng Gilas ang laro nila kontra sa team ng Georgia at sa ngayon ang goal ng Gilas ay lumaban para sa Philippine basketball history at kunin ang panalo laban sa team ng Latvia. Mas komportable rin ang Gilas at mas may kasiguraduhan na pasok na tayo sa second round kapag nanalo ang Gilas laban sa team ng Latvia. Dahil nga sa resulta ng laro ng Latvia kontra sa team ng Georgia ay marami ngayon ang merong doubt o alinlangan na mananalo ang Gilas laban sa team ng Latvia at normal lang yan dahil tambak ang Georgia sa laro. Pero tandaan natin na pwede at posibleng iba ang takbo ng laro ng Latvia kontra sa team ng Gilas. Posible na tayo ang magkaroon ng mas magandang opensa kumpara sa team ng Latvia. Posibleng kada play ay ang Gilas ang merong mas matinding hassle at kagustuhan na magawa ang kanilang mga plays at manalo. Tama si JB, dapat maging palaban, ilagay ang mindset sa positibo nang sa ganon ay mabawasan ang pressure. Wala ngang mawawala sa Gilas at dihado talaga tayo sa prediction. Kaya magiging pressureless ang larong ito para sa Gilas. Ibibigay nila ang kanilang best game. Ang isa sa magiging taktika nga ni Coach Tim Cone ay gamitin ang kanyang mga bigs kay Soto at Junmar sa loob ng paint dahil na rin sa nakita natin na habang tumatagal ay mas nagiging solid ang chemistry ng dalawang players na ito sa loob ng paint. Asahan natin na mataas ang intensity ng laro ng dalawang players na ito sa loob ng paint at ipapakita nila na solid ang pure Pinoy bigs ng Pilipinas. Alam nga rin ni Coach Tim Cone na hindi nga sasapat ang muntikan lamang na manalo kaya naman wala silang ibang option ngayon o pagpipilian kung hindi ay ang manalo sa laro nila kontra sa team ng Latvia. Kung ang basehan ay ang resulta ng laro ng Latvia kontra sa team ng Georgia ay konti lang ang naniniwala na mananalo ang Gilas sa larong ito. Pero sana nga lang ay magawa ng Gilas na may pakita na kaya nilang manalo sa game na ito at kung nangyari ito ay isang history na naman ang magagawa ng Gilas team. Masusukat rin natin ang kakayahan ng Gilas na manalo kontra sa team ng Georgia base na rin sa resulta ng laro nila kontra sa team ng Latvia.
Latvia. Kung titignan naman natin, ang batang Gilas under 17 na pinamunuhan ni Josh Reyes ay sobrang gabundok ang tambak ng kalaban sa Gilas team. Ibang iba pa rin ang AG Edo kay Soton On. Hindi ganito ang resulta ng kanilang laro. Malakihang tambak na nga, nagkasunod-sunod pa at parang hindi naghanda ang Gilas team dahil sa resulta na kanilang ipinakita. SJA nga rin naghahanda na para sa Jones Cup. Sila naman ang magpapakitang Gilas pagkatapos ng Olympic qualifying tournament. Malaki-laki ang pag-asa ng SJA na makuha ang kampiyonato dito sa Jones Cup dahil solid ang kanilang lineup. Kayang-kaya nila ang level ng kompetisyon dito sa Jones Cup. Tinuturing nga rin na Gilas Team B ang SJA dahil na rin sa karamihan nga sa players ng SJA ay mga aktibo pa rin na mga Gilas players na sobra nga sa final lineup ni Coach Tim Cone. Pero isa sila sa backup plan ni Coach Tim Cone para sa FIBA Asia Cup qualifiers at FIBA Asia Cup na mismo kung sakali na magkaroon ng injury ang kasalukuyang Gilas players. Heading at abando ang matunog ang pangalan na extension ng lineup ni Coach Tim Cone mula sa kasalukuyang SJA team ngayon. Maraming misyon ang Gilas at sa ngayon ay makagawa ng history at makuha nila ang Olympic ticket at makapaglaro sa Olympics. Malit ang chance pero posible pa rin na mangyari nga ito. Maging ang isang panalo ay mahalaga nga rin para sa Philippine basketball history. Kapag nakakuha tayo ng isang panalo, maipapakita natin na kaya ng Gilas na sumabay sa top teams na nasa FIBA rankings at maiaangat rin natin ang Filipino basketball brand.